siguradong ngayon mismo. Kahit hindi ako guwapo, siguradong mabalik ka rito. Basta ikaw ay mahilig sa masarap na luto. Kaya mag-subscribe ka na! Okay, narito naman ang ilan sa mga sangkap na ating gagamitin sa ating lulutuin ngayon. Alright, okay, maglagay tayo ng luya. Yung pinitpit na bawang at pamintang kuko. Very highly recommended ang luya sa ganitong luto. Ano? Pwede din wala, pero tiyak, mas masarap yung ganito. Diba? Okay, sinunod ko yung buto-buto ng baka. Parting ribs yan. Ayan, okay. So, pag kumulo na, ayan, i-check natin. Aba, naglabasan yung mga scams. So, alisin muna natin yan, yung bula na may kulay. Okay, saka natin na ipagpatuloy ang pagpapakulo. Ayan. Check natin ulit after an hour. 1 hour and 5 minutes yata. Ayan, check natin. Medyo malambot na pero kulang pa ito. So, magdadagdag tayo ulit ng tubig. Ayan, ayan kita nyo, ano? Ayan, so naglagay uli ako ng tubig. Okay. Ilagay na rin natin yung sibuyas at saka yung beef cube. Saka ituloy natin ang pagpapakulo. Ayan, okay. Balikan natin ito mamaya. Atin namang ihanda ang mga sangkap na ating gagamitin, yung ating mga gulay. Ayan, patatas. Yung mais, dilaw na mais ang ginamit natin, saka yung repolyo. Balikan natin. Isang oras at 20 minutes. Yun, malambot na yung baka. Pwede nang maglagay ng tamang sabaw at saka magtimpla na tayo. Nasa sa inyo na lamang kung gaano karami ang sabaw, ha. Unahin natin ilagay yung mais at saka natin pakuluan ng mga 5 minutes lang. Okay, after 5 minutes or 6 minutes, na parang lumagpas ng konti, pero okay lang. Check muna natin yung lasa para makapag-adjust. Wow, naglagay ako ng konting patis at medyo kulang sa alat. Yan. Si tak-tak-tak, hindi nawawala yan. Para lalong masarap. Kasunod na rin ng hiniwang patatas at lulutuin lang natin naman mga 2 minuto yung patatas. Yun. Ilagay na rin natin ang repolyo, bagyo beans, yung tangkay ng pechay at siling haba. Yan. Tatakpan lang natin ito ng mga 2 minuto bago isunod yung natitirang sibuyas, yung leeks at saka dahon ng pechay. Yan. Okay, lagay na natin yung natitirang mga gulay. Yan, yung sibuyas. At saka yung dahon ng pechay. Takpan lang natin ito ng mga 1 minuto, okay na. Para hindi lamok ang mga gulay. Mas masarap kung medyo crunchy ka nga. Di ba? Yun, oh. Pwede lang iserve yung napakasarap at katakam-takam na nilagang baka. Nax. Yan. Patayin na natin yung apoy. Check natin. Wow, perfect. Ayan, so iserve na natin. Okay. Pag ganito, kahit wala ng kanin, sa dami ng gulay na sahog, anako, with matching sawsawang manghang, patis, sili, at saka kalamansi, sold na sold na. Kung nagustuhan mo yung ating recipe ngayon, maaaring palike and share naman. Okay? At mag-subscribe ka na rin para abangan ng mga susunod pang mga simpleng cooking video dito lamang sa Panlasang Ilocano. Maraming salamat po muli. See you again next video. Bye-bye!